Okay, mga kaborgi, magandang umaga sa inyo. Akin pong ipapakita sa inyo kung paano po ito buksan. Ito po ay Acer D5571 series. So, ang gagawin ko kasi rito, yan po siya. Ito po yung dati kong laptop na hindi ko na masyadong ginagamit dahil meron akong MacBook. So, ngayon, kaya ako siya bubuksan dahil gusto kong malaman. Dahil dito po ay, kung bubuksan ko siya, nakikita nyo po yan, napakahirap pong buksan. At dun sa part na yon, hindi siya magsara. Ito sa part na to. So, my plan is to open it to find out kung tama tama yung bibiling kong palm rest para dito sa Acer na to. So, bubuksan ko siya kung ano talaga yung dapat nabilin ko. Aking pong ipapakita sa inyo kung paano siya buksan. Actually, nabuksan ko na siya. Dati, medyo matagal na yon, hindi ko lang alam kung magagawa ko. Pero, gusto ko lang sa inyo ipanood para ho may sa mga gustong may mga ganitong may mga ganitong klaseng laptop alam nyo kung paano siya buksan. Alam ko marami na sa YouTube gusto ko lang gumawa ng para sa akin. O paano? Tiyan muna kayo. Kasi panoorin nyo lang ako. Ako, ayan po, inayos ko. Sana makita nyo kung paano siya gawin. Okay. So, ang una po natin gagawin ay buksan natin to. Damat ka lang po siya ng gano'n. Nakikita nyo po ba yung dulong yan? Kailangan itong buklatin. May kuko naman ako, kaya kayang-kaya ko siya. Iyangat. Pero, hindi pa pala sa pwede. Kailangan mo tanggalin yung mga tornilyo sa likod. Nakita nyo ba ako mga kaibigan? Ayan, okay. So, kailangan po natin alisin lahat. Ito po siya. Medyo matagal-tagal to. So, ipa-fast forward ko na lang mga kaibigan. Okay, so ngayon, dahil natanggal na natin, kailangan muna natin itong prying tools. Mahirap po gumawa pala ng kulang-kulang ang gamit. Sinabi ko sa inyo mga kaborgi. Magbabalik lang tayo mga kaibigan. Akin ka muna hahanapan ng pry tool para mas madali gumamit. See ya! Okay, we're back. Natanggal ko na po yung tinuro ko sa inyo. So, nung natanggal ko siya, ganito lang po yan. Ganyan naman nangyayari. Look, eto na po siya. So, ang kailangan ko lang naman tingnan po kung may iskruhan, katulad po nito may kaibigan, nakita nyo po ito, kaya ako bibili ng bago dahil ito po ay walang, nakita nyo po ay walang tornilyo, wala siyang kabitan, pero itingin ko mukhang okay pa naman. So parang ang kailangan lang ata nito ay maganap ng pwedeng tornilyuhan. Nakita niyo po siya mga kaibigan. Yan. So, tingin ko ang nakita ko sa online na ordering ko ay eksaktong-eksakto.
hindi ko nga lang sure kung yung ganito niya yung ganito ay maayos. So yan po yung harapan. Ito po yung palm na ordering ko sa online po nito, ay mahanap niyo po siya sa halagang $50 pataas hanggang 70. Yan lang po yan, ha, napakamahal. So kung gusto nyo, ituro ko rin sa inyo, mapapakita ko pa rin sa inyo kung paano pagkalas nito. Ang gagawin ko naman ngayon, medyo kasi to pag inubok ako ay medyo matigas, so tatanggalin ko ha to, kakalasin ko to at lalagyan ng langis. Ayan po, ito po ang aking laptop na all this, kahit ganito yan ay hanggang ngayon ay mabilis pa rin. So mapakita ko muna sa inyo, dyan muna kayo, manood lang muna kayo at aking pong ipapakita ang pag-check or tangga. Ito na siya, mga kaibigan. So ito, pwede mo siyang i-atras, pwede mo iangat. Ito po nga pala eh, pwede mo kalasin ng ganire. Ayan po ang kabitan ng hard drive. Kung gusto mo po mag-update, magpalit ng SSD, yun po ay mas mabilis. Ito po ay nasa 320GB lang, pakaliit. Pero ito yung gamit kong pang DJ noon. Ngayon hindi ko na siya nagagamit dahil ito pong ano, once natanggal nyo yung screw kanina, so pwede nyo na itong tanggalin. Meron nga palang nabibiling ganito na pwede nyo lagyan ng hard drive. Okay, so kalasin muna natin. Tinanggal ko na muna ito. Lagyan muna natin dyan. So, ito na. Ito ang medyo mahirap. Tanggalin ko na itong ilaw kasi sa kanya nakakapit nyo. Ito na sa taas yan. Okay. So, itong pagtanggal naman ito, ito lang ho yan. Ito nyo. Ayun. Ito yung mukhang tanggal na. Hindi na siya naka-screw. Kasi kasama siya dun. Ito rin. Ito, pwedeng alisin to ng ganito. Bago natin siya alisin, akin po muna tong tatanggalin. Ang problema. Okay. Ayan, hanap tayo na. Ayan, ito po yung tatanggalin dito. Nakita nyo ba ako? Ayan. Tatanggalin po natin to. Ipo-focus ko na lang para makita nyo. Oop. Yan. Okay. Medyo kilang-kila. Yan, nahihilo na ako. Hindi na talaga tumatanda. So ito, meron po tayong tape dito na pwede nyo rin tanggalin. Ito po yung parang pangkapit sa body. Yan. Ito po kasi yung nakakonekta dun sa LCD display niya. Kailangan po natin tanggalin. Ang dilim, ah. Ba't ang dilim naman ito? Yan. Ito siya. Nasira ko yata, my friend. Oh my God! Wow! Nakaw. Paktay. Nakaw. Kamali ako. Ala, tigas na lang ire. Matigas ikaw. Kung nang alam, kaibigan, kung nasira ko, parang natingin ko nasira ako siya. Game over. Isama po yung yun. So dapat ay ganun lang pala ay siya.
Yan, ganun po dapat kasi po. Yan. Yan. Ano na siya mga kaibigan, natanggal ko na siya. Pero parang masira ako yata. Dali ha. Let's see kung may na-damage ako. Pag ito na-damage ko, eh may sayang, masayang ko po ang... mukhang hindi naman. Hindi ko naman siya nasira mga kaibigan. Mukha lang pero ayos pa siya. So far okay naman siya. Okay, didik ko lang ulit. Babalik ko lang siya ng ganun. At sana nga eh, hindi ko nasira. Kundi eh, malaking problema. Hindi na push yan mga kaibigan. Okay, so ito po naman ang makalisin natin to. Makapit pa siya, so dapat wala na to ah. Okay, titingin ko kasama siya din eh. Yan, ito po yung para sa naman ang extension ng ZD room. Okay. Ano siya? Kalasi, kalasi. Sandal po muna natin siya. Ano, tigis-tigis pa siya. So, meron pa ang nakakabit na hindi ko makita. Merong iturnilong nakakabit siya. So baka nandito po yung mga kaibigan. Dito po sa mga ganito, idahan-dahan po tayo. Minsan po eh, baka sa sobrang tagal na nito nakadikit eh, maisama nyo yung pyesa. So para wala naman ako nakakitang okay, naman ako nakakitang nagpasigip sa kanya. Okay, so ito may nakakita ko dito, tatanggalin ko rin ito. Ito nga pala yun sa wifi. Okay, tatanggalin muna natin ito. So magtanda yan, pala mapicturan yan. So kaliwa red. Yan. Ito po ay sa wireless LAN. So, alisin muna natin yan. Okay. So, parang masikip pa rin ito. Ay, nakakabit pa. Yun. Paano? Yun. Yun. Okay. Tanggal ko na mga kaibigan. Kaya natin kaya ko meron sa ilalim. Parang hirap yung tanggalin. Okay, so yun yung po siya nakakalip dito na. Oops, shit. Silip ko lang kung sa ilalim. Yaw. Okay, natanggal ko na. Pero may nakakapit pa. So masyado siyang ano ah. So tingnan ko, matatanggal ko ng ganito. Ito mahirap. So tingin ko pwede ko na ito tanggalin. Tanggalan naman siya. Ayan yung sa wipe na isa. Tapos ito yung isang mandudoon. Kalabas. So kalasin na rin natin ito. Ayan na. Ayan na po. Makanguzo. Ayan na. Natanggal ko na siya. Oh, wala na ba? Meron pa.
Okay. So, ito po yung sa Wi-Fi, ay sa wireless na. So, pwede mo hilahin yan. Para ma makaloon natin to. Okay, tanggal lang po natin to, mga kaibigan. Yan na. Okay. So, ito na yung medyo maluwag. Ito, pakatigas. Diba? Kita nyo naman yan. So, kailangan natin lagyan ng langis. Kailangan malagyan ng konting langis to para medyo malambot pag sinasarap din ang haba. Makita nyo po, medyo nakakunat po niyang gawin. Oh. Hindi ko alam kung sobrang sigip lang ang napasigip yata masyado. Ito tama lang eh. Ito medyo parang matigas. So lalagyan ko muna ng oil. So ang pwedeng gawin dito ay kahit siguro anong oil kung anong available. Paano? Diyan muna kayo. Babalikan kita. Continuous ko lang po. Kanina po ay nahirapan tayo nung nakabaliktad to eh alisin yung nakakabit dito. So dapat eh matanggal niyo muna tong cover ng memory. So that way pwede niyo siyang i-pry tong nakakabit dito. Na ano ba 'yun? Nakakabit na 'yon. Nakakabit na yun eh para sa speaker. Okay. Ayan. So ito na po siya. So kailangan din natin itong alisin. Pero tuloy linis na rin po. Ayan. Medyo mahirap na lang kung ano yun, pero madali na lang yan. Ito po. Kailangan natin tanggalin. Mas tigas naman itong packing po. Snack. Ito nga ka pala ang panghawa. Ay, natanggal na. Ayan. Tanggal na ako, di ba mga kaibigan? So, pwede na po natin itong brasin, linisin. So, diyan muna kayo. Lilinisin ko lang muna sa labas at malikabok dito. Nalinis ko na po yung pan. Ah, kita mo nyo yung pan yan. Okay, wala na siyang dumi. Okay. So, sa ginawa natin to eh, parang rin tayong nag-overhaul. So, ito yung memory. So, pwede nyo rin tanggalin. Pwede nyo ilipan. 4GB. So, meron pa ako. 4GB. Yan. Pabalik po natin. Tingnan natin din isa. Oh, malinis naman. So, same thing. 4GB din. Okay. So, this motherboard comes with 4GB memory. Yeah. Here you go. Okay. Hanggang ito sa ano. Okay. So, now. Ito bang kailangan natin ko dito? Wala na, di ba? Okay, so far. Pwede ko nang ibalik. Hindi pa pala. Kasi kailangan muna natin magawa ng paraan yung tornil ginoon. Paano dyan muna kayo uli? Kabordi sa aking pagsasaliksik. Ang may problema pala ay hindi yung palm rest. Makikita nyo po rito. Kaya medyo nahirapan akong isara at bukas yun. Dahil dito, ito po isira na. Wala na siyang iskruhan. So, dalawa. So, imbis na palmrest ang o-ordering ko. Kasi sa palmrest, ito kasi ang palmrest. Ang palmrest naman, ang problema lang naman ito. Wala siyang screw.
So madali ko na siyang gawin. So kukuha lang ako ng mga siguro extra, lalagay ko doon. So far, sana mas mura tong back kaysa dun sa palm rest. Hopefully, so ako'y mag-check na naman. O paano? Yan muna uli kayo. Back. So, sa pagsasaliksik, ito pong dalawang to. Ito pong nuts. Ito pong nuts. Eh, naiwan dun sa mismong hinges. So, tinanggal ko siya. Nakabuti at nandoon pa siya. So, dito po sa dalawang nasira, instead na bumili ako ng bagong back cover, so, akin pong lalagyan na lang ng pandikit dyan. At lulubog to, ibabalik na lang sa dati. Yan, ganyan pong gagawin natin. So, siya po yan po. Same thing dun sa isa. So, dahil parehas naman sila, so pagkadikit, ilalagyan ko na ng pandikit. Yeah, boy. Okay, so yan po. Yan po magiging plano. So, sa kabila naman wala naman tayong problema rito ng nasirang nut. So, actually, din lang talaga ako may problema. Mukhang masosolve ko ang aking problema ngayon. So, check muna kayo mga kaibigan. Ako po'y maghahanap ng pandikit. Okay guys. See, I already put it back together. See, if I'm going to close it, see, it's good now, right? So, it's not really hard for me to close and open. So now, it's back to normal again. Ay, nagumanda na. Salamat naman. Ayan. Yun na po tayo mga kaibigan. Ibalik ko na siya sa dati. At mapapansin nyo, hindi na siya, pag sinasara ko, hindi na tumatama dun. Ayan, okay na siya. So mga kaibigan, nakabubukas na. Compressive pile. So, gawaga na siya. Nakakita nyo naman. Ito tayo sa system. So 8GB siya, tapos iCore 0.7, Windows 8.1, Windows activated na rin siya, tapos early 320GB hard drive. Ayan. So ayan po, magkano naman po siya, balik na naman po siya sa ito po, yung touch screen din, pero dinisable ko lang ang touch screen ito, pero pwede pagunahin ulit. The only issue din na meron siyang sambasag dito sa pinakabarang tawag ito, glass. Pero hindi naman maapektuhan yung performance. Kita nyo, yan. Napakakinis pa. So, kung sino may gusto sa inyo, sa inyo na. Bilhin nyo na pala.